Mga kapuso, magandang araw po sa inyong lahat. Si Papa Dudut pa rin po ito. Ngayon pong araw na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng ating sender na si Ram. Itong si Ram na meron daw siyang girlfriend. Pero yung kanyang girlfriend may kakaibang ugali, mga kapuso. Yung ugali na hindi daw niya matagalan, no? Ano kaya yan, mga kapuso? Yan ang malalaman po natin sa episode na ito. And before that, please don't forget to share, like, and of course, mag-comment po kayo dito sa ilalim. At pindutin nyo rin po ang ating notification bell, mga kapuso. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Ram, 30 years old. At ang ibabahagi ko sa inyo ay kwento namin ng karelasyon kong si Kina L. 5 taon ang tanda ko sa kanya at dahil sa age gap naming ito, ay ako ang madalas nag-a-adjust sa kanya dahil nga mas bata siya sa akin. At alam kong ako dapat ang mas may malawak na pangunawa. Sa kaugali ko na rin, papadudod siguro na mag-adjust sa lahat ng mga taong mahahalaga sa buhay ko. Kaya nga mula noong naging kami ni Kina ay naranasan niya sa akin lahat ng adjustments. Kahit na sabihing 6 na buwan pa lang kami, at dahil doon ay nasanay siya. Nasanay na wala akong imik sa lahat ng ginagawa niya at sumusunod na lamang ako sa gusto niya at sa mga ginagawa niya. Nagsimula ito noong pinakilala niya ako sa best friend niyang si Jill. Dito ko una sobrang napuna na hindi niya alam ang limitations niya sa mga ginagawa at mga sinasabi niya. Nung una, iniisip ko na siguro kaya siya ganon dahil komportable siya sa kausap niya. Best friend niya ang kausap niya, kaya ganon siya. Pero mali pa rin ang sumosobra lalo na kung may natatapakan ka na. Ako ang natatapakan niya sa mga ginagawa at sinasabi niya. Lagi akong napapahiya sa bawat buka ng bibig niya. At nagtuloy-tuloy pa ang mga nakakahiyang mga kwento ni Kina sa akin habang kasama namin ang best friend niya na si Jill. Take note lang. Ito po ang unang beses, Papa Dudut, na na-meet ko in person ng best friend niya. Pero unang buka pa lamang ng bibig nito tungkol sa akin ay puro kahihiyan ang tungkol sa akin ang sinabi niya. Napaka-importante pa naman sa akin ang first impression. E ang lagay, unang impression sa akin ng best friend niya ay puro kahihiyan. Tinatawa ko na lamang ang buong oras na magkasama kaming tatlo. Ayoko namang masabihan na asartalo. Ayoko ring masira ang mood kapag pinansin at sinaway ko ang ganitong ginagawa sa akin ni Kina. Siguro hindi lang talaga niya napigilan ang magkwento ng tuloy-tuloy. Ang iniisip ko na nga lang, masyado lang siyang naging masaya na ikwento sa best friend niya ang tungkol sa amin. O baka naman gusto niya lang mawala ang ilangan sa amin ng best friend niya, kaya siya nagkukwento ng mga ganon. Marami akong iniisip na dahilan para maunawaan ko ang ginawang pagpapahiya sa akin ni Kina. Sana nga, yun ang huling beses na gagawin yon. Pero hindi pa rin eh. Dahil sa tuwing lagi naming nakakasama si Jill ay marami itong bada para ipahiya ako. Ako lagi ang sentro ng kanyang kwento at pangbubuli. Tulad ng dati, hindi pa rin ako makalaban at nakangiti lamang ako sa kanila. Oh, papay ka ba, Jill? Awat na raw ako sa pagkukwento. Ay, naku, wag. Keep it coming, Beshi. Willing to listen. Gusto ko nang magpalamon sa lupa ng mga oras na yon dahil sa mga pinagsasasabi ni Kina tungkol sa akin. Kahit mga pribadong bagay na dapat ay sa aming dalawa lang, ay wala nang preno siya sa mga sinasabi niya kay Jill. Laging pabiro ang pagsasabi ko sa kanya na tama na, napapahiya na ako. Kasi hindi ko alam kung paano ito seryosong sasabihin sa kanya na hindi naman siya ma-offend. Medyo sensitive din kasi itong si Kina. Kaya ako nag-a-adjust sa ganitong ugali niya. Lagi ko siyang tinatantya pero siya ay hindi niya magawa yon sa akin.
Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mapagbibigyan sa ganitong bagay. Hindi ako papadudot bikuning tao. Pero sana ay alam niyang may limitations din ang ginagawa niya sa akin. Hindi lang kay Jill ako nabibigtima ng pagpapahiya niya, kahit mismong sa harapan ng mga magulang ko. At isa yon sa mga hindi ko makakalimutang pagpapahiya niya sa akin. Dahil kahit mismong magulang ko ay nakapansin na parang may mali na. Papa Dudut, hindi ko muna nagawang ipakilala si Kina sa mga magulang ko sa unang buwan ng magkarelasyon kami. Lagi kasi siyang alanganin. Pag sinasabi ko na ipapakilala ko na siya ay lagi siyang tumatanggi. Naiintindihan ko naman siya kung may takot siya na makilala ang mga magulang ko. Ako kasi ang first boyfriend niya na gusto siyang ipakilala sa magulang. Yung dalawang naging ex niya kasi ay hindi siya nagawang ipakilala. Mga hindi kasi seryoso, sa kailang buwan lang at tinagal kaya naman yung pagpapakilala ko sa kanya. Sa magulang ko ay parang bago sa kanya. Isang taon na kaming mahigit nang pumayag ito na ipakilala ko siya, pero ramdam ko yung kaba at medyo alanganin pa rin siya. Naalala ko pa nga na panay ang tanong nito tungkol sa mga magulang ko. May listahan pa ito tungkol sa mga ayaw at gusto ng mga magulang ko na ginawa niyang reviewer ng ilang buwan bago ang araw ng pagkikita nila. Natutuwa naman ako kasi gumagawa siya ng paraan para magustuhan siya ng magulang ko. Pero nung mismong araw ng pagkikita nila, iba ang naging ikot. Imbis na maging maganda ay naging masama dahil hindi pa rin ito mapigil ang ipahiya ako at sa harapan pa talaga mismo ng mga magulang ko. Panay ang tingina nila Mama at Papa habang panay ang kwento ni Kina tungkol sa mga nakakahiyang mga naranasan niya kasama ko. Ako naman ay tahimik lang at pilit na pinapakalma ko ang sarili ko. Halos hindi kami makakaing pamilya ng maayos dahil nakakawalang gana ang mga sinasabi ni Kina sa harapan namin. Samantalang siya ay ganadong ganado. Hindi lang sa pagkain kundi sa pagkukwento, Papa Dudut. Hindi siya nakaramdam ng hindi na maganda ang hangin sa paligid naming lahat. Hindi siya nakakaramdam sa mga tinginan naming pamilya. Masyado siyang nasentro sa pambubuli sa akin na hindi niya napansin na tango na lang at peking ngiti ang sagot namin sa mga bawat kwento niya. Alam kong hindi siya nakakaramdam ng may mali. Kung meron mang isang bagay na dapat kayong malaman tungkol sa kanya ay yung pagiging insensitive niya sa paligid niya. Kahit sabihing sobrang sensitive siya kapag siya naman ang nasisentro ng puna. Nang matapos ang dinner naming yon, Papa Dudut, ay hinatid ko na siya para mag-taxi. Panay ang tanong niya sa akin kung naging maayos lang ba ang unang pagkakakilala niya sa magulang ko. Tumango lang ako at pilit na ngumiti sa kanya. Kaya nga okay nga, kaya naman lumapad lalo ang ngiti nito at hinalikan ako bago siya tuluyang sumakay ng taxi. Nang makalis na ang sinasakyan niya ay saka na ako pumasok sa loob ng bahay para harapin ang desmayado kong mga magulang, lalong-lalo na Papa Dudut, ang aking ina. Papa Dudut, bad shot ka agad si Kina kay Mama. Isang bagay na naman na hindi ko masabi ng diretsahan kay Kina. Nadagdagan na naman yung dapat kong sabihin sa kanya. Kinabukasan ay inaya ko siyang lumabas para doon ay simulan ko nang sabihin sa kanya ang problema ko sa ugali niya, pero hindi ko pa rin nagawang sabihin yon. Ewan ko ba? Parang may something sa aura niya na kapag ready na akong kausapin siya ay bigla akong mapapaatras kapag tumitingin ako sa kanya. Bigla akong manghihina at bigla akong matatakot at bigla akong aatras at titiklo. Kaya ayan, wala na naman akong nasabi hanggang sa matapos ang date namin, Papa Dudut. Umuwi na naman akong bigo at desmayado na naman ng nanay ko dahil hindi ko nasasabi pa sa kanya. Bawi na lang siguro sa susunod, Papa Dudut. Pero kailan nga ba yung susunod na yon? Nakuram,
dalian mo na bago pa niya maikwento kahit sa mga langgam ang mga nakakahiyang mga nagawa ko sa buhay ko. At dahil nga hindi ko magawang sabihin sa kanya ng harap-harapan ng tungkol sa problema ko sa kanya, ay inuna ko munang harapin ang kaibigan niyang si Jill. Matagal na silang magkaibigan at alam kong makakatulong ito sa akin. Magpapatulong ako kung paano matansya sina si Kina. Nung minsan nag-out of town si Kina para sa trabaho niya, ay kinontak ko si Jill nang hindi niya alam. Pumayag naman si Jill na makipagkita kahit medyo nagtataka. Alanganin pa nga siya noong una. Iniisip siguro nung bruha na mag-chichit ako kay Kina sa kanya. Inexplain ko naman sa kanya na magpapatulong ako sa isang ugali ni Kina na matagal ko nang napapansin. Pero hindi ko magawang pahintuin. Mukhang gets naman niya dahil hindi ko pa man din nasasabi kung anong ugali ni Kina yon, ay sinabi na niya ang tungkol sa pagpapahiya nito ng tao. Doon ko naisip na ugali na pala niya ito dati pa, bago ako dumating sa buhay niya. So bakit ni isa man lang sa mga nagmamahal sa kanya, sa pamilya niya o mga kaibigan niya, Papa Dudut, eh wala man lang nagpapreno sa kanya. Ayan tuloy, lumala at pati ako ay nadamay na. Wala ring naitulong si Jill sa akin. Alam naman pala nila ang ganitong ugali ni Kina pero hinayaan lang nila. Gusto ko tuloy silang sisihin sa nangyari kay Kina. Kung hindi nila hinayaang mawala ng preno ang bibig ni Kina, baka hindi ako na problema ng ganito. Habang wala si Kina, ay umiiwas na ako ng iba't ibang paraan para masabi sa kanya ang nararamdaman ko at napapansin ko sa ugali niya. Tatlong araw itong mawawala, kaya may panahon ako para makapag-isip-isip. Gusto kong sabihin yon na hindi siya masasaktan, pero mukhang malabo yon. Kahit na anong gawin ko, kahit na anong sabihin ko, alam kong masasaktan siya sa oras na bitawan ko ang mga napupuna ko sa kanya. Ang dapat ko na lang pag-isipan ay kung paano niya i-handle at tatanggapin ang mga sasabihin at kung paano niya sisikaping baguhin ang maling nakasanayang ugali nito. Nang sa wakas ay nakabalik na ito, ay pinilit kong magkita kami para mapag-usapan na ang dapat mapag-usapan. At ni isa sa mga plano kong gawin ay wala po akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin dahil diretsahan kong sinabi sa kanya ang problema ko. Pasensya na kung itong pagpapahiya ko ang paraan para itago yung insecurity ko. At pasensya ka na rin kung ikaw yung nasasapol. Pagpasensyahan mo na ako kasi hindi ako napalaking maayos eh. Dahil bawat gising ko, pagpapahiya ang almusal ko. Pasensya na ha? Pasensya na talaga. Hindi ko alam kung papaano ko mapapatahan noon si Kina. Awang-awa akong nakayakap lang sa nangihinang sarili niya. Ngayon, Papa Dudut, ay naiintindihan ko na at ngayon ay alam ko na. Sana pala ay hindi ko siya hinusgahan. Sana pala ay hindi ko siya nahusgahan. Kami na mga tao sa paligid niya dahil sa mga ginagawa niya. Sana pala ay pilit naming inalam kung bakit siya ganon. Sana pala kapag napapatingin sila sa mga mata niya, naiisip nilang pakawalan yung bata doon na nakakulong sa insecurity dahil sa pamilya niya. Kaya pala kapag napapatingin ako sa mga mata niya, ay napapaatras ako na punahin ang mga maling ginagawa at ugali niya. Dahil hindi pala niya kasalanan kung bakit siya ganon. Kasalanan yun ng mga taong dapat sana ay nagmulat sa kanya ng maayos siya. Na wala siyang dapat itago sa sarili niya. Dapat sana sa pamilya niya ang nagsimulang magparamdam sa kanya na sapat siya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Sila, Papa Dudut, ang nagsimulang pumukol sa kanya ng bato.
Ngayon ko naiintindihan kung gaano kalaki ang role ng pamilya sa paghubog sa'yo bilang isang tao. Kailangan mo ng isang pamilyang ipaparamdam sa'yo na pamilya mo sila. Yung mga taong matatakbuhan mo sa oras na maramdaman mong hindi ka sapat. Yung mga taong unang magsasabi na maganda ka, matalino ka, at karapat dapat ka sa mga magagandang bagay sa mundo. Hindi dapat sa pamilya mo unang maririnig ang mga salitang magiging dahilan para mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. At magiging dahilan para lagi kang matakot sa kung sino ka. Dahil oras na makaligtaan ang pamilya mong maging mabuti sa iyo, makakaligtaan mo ring maging mabuti sa kapwa mo. Maraming maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng kwento ko, o mas magandang sabihin, kwento ni Kina. Sana po ay may natutunan lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pilit ko pong inaayos ang aming relasyon. At nararamdaman ko na malapit na yon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ram. O, anong komento ninyo sa mga taong mahilig daw magpahiya, mga kapuso? O relate ba kayo dito? Kayo ba ay napahiya na isang beses? Papaano nga ba kumprontahin ang mga ganyang klase po ng tao? Sabi ni Reyna, kausapin mo siya ng maayos, heart to heart. Kung mahal ka niya, makikinig yan sa'yo. Papakinggan ka niya at maiintindihan ka niya. Nasabi na niya, mga kapuso, doon na lang tayo sa ano. Kausapin mo siya ulit, heart to heart. Na maiintindihan yung gusto mong sabihin sa kanya na kaya mo sinabi yun, ay gusto mo lang siyang mapabuti at mahirap nang magkaroon ng kaaway sa panahon ngayon, mga kapuso. Di ba? Eh, dapat po eh, ngayong kita nyo naman ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga COVID-COVID na ganyan. Nasa mahigpit tayo ngayon, tapos meron ka pang kaaway, lalong liliit ang mundo mo. Si Ali Kimson, maraming salamat for tuning in na hashtag BLS Pahiya. Kung ang tanong ay papaano mo sasabihin na masakit na yung pagpapahiya niya, simple lang, ipaalam mo directly and be open. Tell everything na hindi porket mahal mo siya, is darating sa point na kakayanin mo lahat kahit pa sobra na. Para naman sa mga nagpapahiya, be appreciative. Swerte kayo na may nagmamahal sa inyo, so don't be mean. Communication always matters, kayo man o hindi. Kapag may maayos kayong communication, madedevelop ang respeto, hindi man bilang lovers, pero bilang normal human beings na lang din. Hi po sa mga tagatan sa Cavite, pasyadot kay Ali, sa kasamang nakatutok na sina Ate Avi, si Ate Sherry Angelo, si Alea, at kay Mama Cheryl or Shirley ba ito? Ayan. More power from Ali Kimson. Jessica Araian, yan ang pangalan niya. And si Bernadette Rezaga, hayaan mo siyang masaktan at diretsuhin mo na siya. Na nakakasakit na siya para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng nilalait. Pero nalaman din po natin, mga kapuso, na may pinaghuhugutan siya at meron siyang mga trauma sa buhay niya. Which is dapat nating unawain, mga kapuso, at dapat nating lawakan palalo ang pag-iisip sa mga taong nakaranas ng very traumatic experiences. Pero kapag na-trauma kayo, huwag niyo ring i-trauma yung iba para magaya sa inyo, no? Dapat talaga isipin natin, ilagay natin ang mga paa natin sa sapatos ng ibang tao. Para, ano mo yun, pakiramdaman ng puso mo kung tama ba yung sasabihin ko, kung sa akin ba sinabi yun, masasaktan ba ako. Diba? Ganun na naman eh, para maging makatao ka. Isipin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng taong pagsasabihan mo, makaka-insulto ka ba? O, dapat po bang sinasabi yun sa kalagayan mo? Maraming salamat, mga kapuso. Ito po ang Barangay Love Story, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1 forever.